Shalom, shalom mga kapatid, mga kaemet at mga masugid po nating taga-subaybay. At sa hapong ito ay binabati ko po kayo ng isang maalab na shalom, peace. At ngayong hapon po ay ang ating pong isang tatalakayin ay yung patungkol sa mait na usapin ngayon na dito sa Pilipinas na isinusulong po yung civil union ng same sex. At ito po ay nagkaroon ng filing ng Senate Bill si Senator-elect Robin Padilla. At ito ay sinusulong niya itong batas na ito na magkaroon ng legal sanction yung LGBT or yung same-sex civil union. Tayo ngayon ay magsasalita ng ganito bilang isa rin tayong nagtuturo ng turo ng Panginoong Hashem. At atin pong tatalakayin ito upang sa ngayon na imabuksan po ang ating mga kaisipan at kaisipan ng ibang mga senador dahil hindi po natin alam kung lahat ng mga senador o karamihan sa kanila ay nag-aral po ng batas ng Diyos. At dito po sa ating pakikipagka dito sa mundong ito, dapat po tayong maging aware lalo't higit sa batas ng Diyos dahil ito ang sukdulan na dapat batayan. Dahil halos karamihan na ating civil law at yung ibang criminal injunctions ay nasalamin po doon sa batas ng Diyos. At tayo po ay bago tayo magpatuloy, nais ko po kayong anyayahan yung mga bago dito sa ating palatuntunan ay pwede po tayong mag-subscribe, mag-like o mag-share. Si Robin Padilla po ay nagkaroon po ng pagsusulong ng batas, nag-file po siya ng batas yung Senate Bill, no? 449 sa Senate at ito ay tatalakay o patungkol dun sa same-sex civil union, no? Yung pag sa batas ng legal na pagsasama ng magkaparehong sex. At from the very start ay nag-ani na ito o umanin na ng matinding disagreement at condemnation itong batas na ito at lalo tigit sa may akda nito, no? At alam po ba natin na ang tatlong malalaking relihiyon ay hindi sang-ayon sa ganitong programa, no? Ang Muslim, ang Islam, ang Christianity, ang Kristiyano at yung Orthodox Judaism ay hindi sang-ayon sa ganitong batas, yung same-sex marriage, no? Kaya nga ang isang grand imam na si ng Marawi, no? Si Imam Alim Abdul Majid Jamla ay nagkaroon po siya ng isang pag-withdraw, no? Pag-withdraw ng support kay Senator Robin Padilla dahil sa kanyang pinanukala na ito. At nung malaman ito ni Senator Robin Padilla ay nagkaroon din ng comment si Robin Padilla na dapat nga ding igalang ang pananalitang ito ng Grand Imam ng Marawi, no? Marawi Grand Mosque. At kung dahil nga si Senator Robin Padilla ay nag-convert na po sa Islam, no? So masigit na dapat niyang pakinggan yung imam dahil siya po ay mas kung sa kanilang samahan, no? Mas mataas ang kaalaman nitong imam nito kaysa kay Robin Padilla kung ito'y patungkol po doon sa tinatawag na batas doon sa civil law in terms of marriage. That is on the part of Islam. While in Christianity, ay nagkaroon din ng comment. Nagsalita din ang CBCP, Episcopalian Commission on Public Affairs na pinuno or executive secretary na si Father Jerome Siciliano noong August 12 na sinabi niya sa programa sa Double B na ito ay tantamount to infirmity, no? It is tantamount to infirmity itong isinasulong na batas ni Robin Padilla. And ako po bilang ako po ay isang nagtuturo ng Tura, I would
I would quote references from the Torah and from Orthodox Judaism, wherein this kind of law is really an attempt to disregard the commandments of God. Okay, and it is a kind of disobedience against the commandments of God. Dahil sangayon po sa Torah, doon sa Leviticus chapter 18, no? Actually, doon sa Leviticus chapter 18 na naitala po doon yung lahat ng mga forbidden na relationships. At isa dito sa pinagbabawal ay yung same-sex relationship or intercourse, no? Kagaya doon sa verse 22 at ganito pang pagkakasabi. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is an abomination. Okay? Yung tinatawag sa Hebrew na meshkhewe isya, no? Yung pagkakaroon ng sexual relationship ng isang lalaki sa kapwa lalaki na kagaya ng ginagawa sa isang babae ay isang karumaldumal na gawain. Okay? Isa ito sa mga karumaldumal na gawain na itinala dito sa Book of Leviticus chapter 18. Kung kaya nga ito ay ang mga ganitong gawain noon kaya naiutos ng ating Panginoong Hashem, ng Panginoong Diyos na may lalang ng langit at lupa at may lalang sa lahat ng tao. Ay sa lahat sa tao, humanity, may lalang sa humanity ay nagsabi nito dahil ang kultura, ang kostumbre ng Egyptian kung saan sila nanirahan ng matagal na panahon at ganun din ang kostumbre, kultura ng mga tao na kanilang pupundahan dun sa Kanaan ay ganito ang ginagawa. Kaya ang Panginoong Hashem ay nagsabi na you should not follow the laws, the customs of these people dahil sila ay pinili ng Panginoong Hashem. Actually, ang reason dito ng ang parusa ng ang effect, no? I mean, ang effect nitong kasalanan ito or ng immorality ito is the defilement of the land. The land is being defiled because of this kind of immorality. At yan ang sinasabi doon sa verse 25 ng chapter 18 ng Leviticus na and the land is defiled, therefore I do visit the iniquity thereof upon it and the land itself vomited out her inhabitants. So meaning to say, ito hindi mga Hodyo ang sinasabi doon na naka-defile ng land, but the Gentiles who cohabited with the same sex. So they have defiled the land and the land also vomited them. Therefore, that land was given to the Israelites. Now, sinabi ng Panginoong Hashem dito na in conclusion with chapter 18, ng Leviticus chapter 18, ano po, verse 30, no? Therefore shall you keep my ordinance and you commit not any one of these abominable customs which were committed before you and that you defile not yourselves therein. I am the Lord your God. I am Hashem your Elohim. Okay? So meaning to say it is a forbidden act when it comes to Orthodox Judaism. And also it was also stated in chapter 20 verse 13, okay, that the injunction made by God, by Hashem, for those who will commit this kind of immorality, ay sinabi ng Panginoon siya, if a man also lie with mankind as he lied with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, okay, their blood shall be upon them. So this is the injunction of God, okay? And we know that when God spoke such kind of injunction, we have to respect, we have to obey, we have to follow because He is the supreme judge, He is our supreme judge. And this is supposed to be our absolute basis, where the Torah must be our absolute basis for all senators and for all lawmakers. They have to base all their laws in this, in the Torah, in the commandments of God. Because God is the God of humanity, and God knows what is moral and immoral. Therefore, God made many injunctions that pertains to morality in the Torah. There were two instances
happen in the Torah and or Tanakh, where Lot went to Sodom and Gomorrah, and the people there engaged in sodomy, same sex. The men do not want to engage relationship with women, but with the same sex men. And usually they attack visitors who went to them, their territory, and they attack. And that was happened during the time of Lot, when he has a visitor, an angel visitors. Therefore, that kind of situation there, the Sodom and Gomorrah is emerged in this kind of immorality. And also during the time of the Judges, in the book of Judges, chapter 19, where although this is concerning Israel in the place of Gibeah, where the people also learned the customs of the land, to that men engages with men, no, physically, sexually, no. So the Torah condemns such kind of immoral action, and therefore this kind of act or law being proposed in the Senate is a kind of law that is destructive of our morality. God, in the first place, did not create third sex. He created man and woman. He did not create third sex or transgender or lesbianism. Okay, he did not create LGBT sex, but he created man and woman. Man is for woman, and woman is for man. Therefore, anyone who will circumvent this kind of law from law of God is a tantamount disobedience, a tantamount rebellion against God. Okay, so I hope that Robin Padilla, Senator Robin Padilla, and all the rest of our senators and even our congressmen, lawmakers, must consult religious authorities, okay, concerning this proposed law of civil union, legal civil union of same sex. Okay, so we do not discriminate. We do not discriminate those people, but God give us a commandment to obey. And we know from the Torah that God did not give any injunction that is hard to do or hard to perform or to keep or observe by men. Okay, all the laws is can be fulfilled, okay, workable, it can be performed. It is not given beyond the capacity or ability of man. So therefore, God, in His infinitude and in His wisdom, created man and woman for the sake of management and supervision of this earth. And if we allow such kind of immorality, it is a kind of mismanagement of humanity. And so hopefully, our senators will be enlightened of this kind of message. So we pray that God enlightens them. So thank you so much. And also, if you wanted to comment below, you can give your comments or consensus, what you feel, if we allow that or not, because as we observe in our lawmakers, proper public consultation is sometimes neglected. Okay, so hopefully this kind of bill or proposed bill will not
come into reality. Because what at stake is our morality. So may Hashem bless us all, and also we pray for all the senators, even for our president, vice president, all the officials. We pray for them that they will be endowed with the knowledge and the wisdom of God. So shalom shalom po, may Hashem bless us all.